What is up mga idol? Si Mark Flores ulit ito at welcome back to my channel. Kung hindi pa kayo part ng channel na ito, please click the subscribe button and ring the bell, like and share this video. Anyways, mag-umpisa na tayo sa ating topic. Paano nga ba tayo magpa-park sa mga mall na may multi-story parking lots? Lalo na at mas nagmumukhang mas mahirap mag-drive dito dahil sa mga circular o spiral ramps, yung mga paikot na daan ng mga mall na ito. Maniwala kayo sa akin, kayang-kaya natin itong gawin. Hindi ito ganun kakomplikado kung alam nyo ang mga sumusunod na mga paraan ng pagmamaneho at inyong papakinggan ang aking mga babanggiting mga tips. Una, kauna-unahan mga idol ay huwag tayong mag-tailgating o masyadong didikit sa ating sinusundang sasakyan. Maaari kasing bumagal o huminto sa kalagitnaan ng pag-ahon natin ang mga sasakyan na ito. Maging defensive driver tayo, meaning huwag nating i-assume na expert o hindi magkakaroon ng problema ang ating mga sinusundang sasakyan. Kaya ang unang dapat nating isaisip ay bigyan ng sapat na distansya ang ating sinusundan. Kapag may distansya tayo, ay maaari tayong makabuelo ng mas ligtas. Kapag ikaw kasi bumuelo sa isang paahong daan at biglang tumigil o bumagal ang iyong sinusundan, ay maaari mo siyang mabangga at madisgrasya kayo pareho. Kaya napakahalaga ng distansya. Yan ang una mga idol. Pangalawa naman ay yung visual. Kung madilim ang inyong windshield ay siguraduhin nakabukas na ang inyong ilaw bago kayo pumasok sa rampa. Minsan kasi mula sa diwanag ay biglang didilim ang daan at maaaring hindi mo makita ng tama ang daan. Pag galing ka pati sa liwanag at biglang didilim ang paligid ay mag-a-adjust pa ang iyong mga mata. Kaya maganda bago tayo pumasok sa mga basement parking lots o sa mga spiral ramps na ito ay naka-on na yung ating headlights. Kung ang inyong mga salamin naman o yung mga bintana ninyo ay mga tinted, napakahalaga na ibaba na lang natin ang mga ito para mas makita natin ang ating lilikoang mga daan. Dahil sa pagmamaneho sa mga ganitong daan, dapat nating masigurado na tayo ay nasa gitna palagi. Nasa gitna as much as possible. Speaking of gitna, para masigurado nating nasa gitna tayo at tama yung distansya, dapat familiar din tayo sa ating visual kapag tayo ay nasa driving position ng ating sasakyan. May video ako tungkol dyan at maaari nyong makita ang link ng video na yon sa description sa baba ng video naman na ito. Anyways, dapat hindi lalayo palagi doon sa iyong windshield ang iyong paningin. Dapat ay nakatingin ka sa daan, kita mo ang daan, dahil mas maisesentro mo ang iyong sasakyan kung familiar ka sa view ng iyong sasakyan from your normal driving position. Pag nagda-drive naman tayo at tayo ay pumipina, hindi naman tayo tumitingin sa ating mga windows kundi doon tayo sa windshield. Kaya kung mas gusto nating ma-middle o mas maigit na yung ating sasakyan, dapat hindi lalayo sa windshield yung ating paningin. Pwede nyong salitang tingnan ng daan over your windshield at over your window every 2 seconds depende sa speed ng inyong sasakyan para constantly aware kayo sa inyong harapan at aware kayo sa daan pagkaikot nyo dun sa spiral. Nang sa gayon, kung sakali magkaroon ng problema sa itaas ay nakita mo na siya over your window dahil limited lang yung makikita mo sa iyong windshield. Yan ang pangalawa mga idol. Pangatlo, dapat ninyong alamin o pag-aralan ang hanging o yung bitin. Usually naman medyo mabilis ang traffic sa mga circular ramps na ito. Pero mas maganda pa rin na alam natin ang ating gagawin sa mga pagkakataong magkaroon ng problema ang ating sinusundang sasakyan o magkaroon ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Dahil talagang minsan, yung mga sasakyan pila-pila dito sa parking lots. Kung sakaling mangyari ito sa atin na tumigil tayo sa bitin, apakan lang ang ating brake at magtimpla ng mabilis sa clutch at gas pedal kung tayo ay aahon na. Kung mabilis lang yung ating pagtigil, hindi na natin kailangan mag-neutral. Mabuti din gawin na pagkatapos nating apakan ng brake at tumigil tayo ay itaas natin ang ating handbrake. Kung tayo ay aahon na, ay magtimpla tayo sa clutch at gas pedals. At kung nasa 2,000 mahigit na ang ating RPM, pwede nating ibaba ang ating handbrake. Para sa mga mas detalyadong video tungkol dito, pwede nyo i-click ang link na nasa description ng video na ito. Yan ang pangatlong dapat nating alamin. Pang-apat, constant speed mga idol. Mahalaga na hindi tayo pabago-bago ng speed sa pag-ahon natin dito dahil bukod sa delikado para sa mga sumusunod sa atin, ay delikado din ito para sa atin at ating mga sinusundan. Kapag nasa constant speed ka kasi, ay constant din ang pagpihit mo sa iyong manibela. Kapag pabago-bago ka ng speed, magiging pabago-bago din ang pagpihit mo sa iyong manibela. Panglima, gagamit lamang tayo ng low gear as much as possible, gear 1 lamang.
Pero minsan ay masyadong mabagal ang gear 1, pwede tayong mag-gear up sa 2, lalo na kung walang masyadong sasakyan. May risk nga lang kung tayo ay magsi-second gear. At dito papasok ang panghuli at ang pang-anim, ang pag-bi-blip. So minsan kasi hindi mo kailangan mag-stop pag bumagal ang iyong sinusundan. Kailangan mo lang mag-change gear. Kapag paahon at nag-change gear ka, make sure na mag-match ang iyong RPM sa iyong speed. Para magawa ito, simple lang apakan ng iyong clutch, mag-gear down ka, at after mo mag-gear down, dapat nasa 2,000 to 3,000 RPM bago mo bitawan ang clutch pedal. Sa pagbitaw mo ng clutch pedal, tuloy-tuloy lang ang pag-apak mo sa gas pedal. Sa ganitong paraan, pwede mong mabilis na bitawan ang iyong clutch at makakaiwas ka na masunugan ng clutch. Yun lang mga idol, sana may natutunan na naman kayo. Bago ko lang tapusin ang aking video na ito, ang aking shoutout ay para kay Mark Kalingasyon at kay Jan Mario Hechanova. So mga idol, thank you so much sa inyong patuloy na panonood sa aking mga videos at sa pagsuporta sa aking channel na ito. At sa lahat din sa inyong aking mga subscribers, maraming maraming salamat. Katulad ng aking palaging sinasabi, drive safe. Let's go!